Tulad ng binatang ito at tulad din ninyo, siya'y talagang isang taong malakas ang paghangad na umunlad sa pananampalataya. Sa katunayan, nung paalis na si Jesus, tumatakbo siya parang nagmamadali, may sense of urgency ang kanyang itatanong sa Panginoon. At siya isang taong very pious. At sabi nga ng pagbasa, mula sa pagkabatay sumusunod na siya sa 10 utos. Kumbagay parang wala ka na pang mahanap na iba. Pero sa pagkakataong ito, in-expose ng Panginoon ang kahinaan ng binatang ito. Nang sabihin sa kanya, ang kulang na lamang sa iyo ay ito. Ipagbili mo ang iyong mga kayamanan at ari-arian at ipamigay sa dukha. Sapagkat nakita ni Jesus na ang pinaka-attachment ng taong ito na hindi niya pwedeng iwan at hindi maiwan-iwan, ay ang kanyang pagkahumaling at pagkakaalipin sa mga bagay na mabibili ng kanyang kayamanan. Kaya siya'y malungkot na umuwi. Masaya sana siyang uuwi kung willing niya i-give up ang mga bagay na ito. Kaya may sense yung tinatawag na vow of poverty. Ito yung pananatili na hindi tayo nagpapaalipin. Bagamat kuminsan mayroon tayong mga possession, pero ang totoo, we should not be possessed by our possession. Dahil kung yun ang magkakatotoo, magiging alipin tayo ng mga bagay na meron tayo at di na tayo magiging malaya na sumunod sa Panginoon. At di rin natin ito pwedeng i-give up sapagkat alipin na nga tayo ng mga bagay na meron tayo. Ito ang malungkot na sitwasyon ng binatang ito, na tanging humahadlang upang siya ay magkamit at mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Kaya kung baga mga kapatid, kapag kuminsan ayaw nating iiba pang isang bagay, nagmamatigas tayo kuminsan sa Diyos, hindi natin ma-give up. Diyos na rin kuminsan ang gumagawa ng paraan upang wasakin ang ating mga depensa at ipamukha sa atin nang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya. At nais niya lamang ipakita sa atin na siya rin ang babawi ng mga bagay na meron tayo. Kapag may binabawi ang Diyos na parang mahalagang mahalaga sa atin, umasa ka na meron siyang ipapalit na mas maganda. Kaya huwag ka nang magmatigas. Siguradong may mas maganda na kapalit ang kinukuha sa iyo ng Diyos. Baka yun ay isang malaking sagabal sa kalooban niya na maghari ang Diyos sa iyo. Kaya tayong mga tao, dapat tayong mapagnilay-nilay sa mga pangyayari sa ating buhay. Huwag tayong basta magtatampo sa Diyos at sasabihin natin na mabuting tao naman ako. Di naman ako gumagawa tulad ng mga tao ng taong binatang ito. Sinusunod naman ang 10 utos ng Diyos. Pero yun nga, kapag ang Diyos ay may nais ipagawa sa atin, meron muna siyang kukunin. He will have to empty our attachments kasi hindi pwede tayong maging malaya sa paglilingkod sa Kanya hanggat meron tayong mga pinangahawakan na sandalan na mga komportabling buhay natin, mga comfort zones natin. Unti-unti munang tatanggalin ng Diyos yan pag ayaw nating tanggalin ang kusa sa ating sarili. At kuminsan ay masakit dahil yung ayaw na ayaw natin,
siya namang mangyayari sa atin. Yan. Kaya, siguro, mas magandang tingnan natin ito ng positibo. Pag may nangyayari sa ating hindi maganda, may niluluto ang Diyos na isang magandang bagay para sa atin. Kung ito man ay kagagawa ng iba, mangyayari at mangyayari at ang kalooban ng Diyos ay mapangingibabaw. Importante nga lang talaga ay tayo ay sumasampalataya at sumusunod sa sinasabi ng Diyos sa atin. Sapagkat sabi nga, ang kaligtasan ng tao ay hindi kailanman makukuha ng merito ng anumang gawa ng tao. Ito ay mangyayari dahil ito'y magagawa ng Diyos. Diyos lamang ang makagagawa ng kaligtasan at pagliligtas sa atin. Walang tao makagagawa upang iligtas niya ang kanyang sarili. Sapagkat ito'y biyaya na nagmumula sa Diyos. Kaya, if the Lord is taking something away, definitely, meron siyang ibibigay back in return na baka mas maganda pa sa inaasahan natin sa buhay na magbibigay sa atin ng mas matatag na buhay bilang tao at bilang mananampalataya. Kaya ito ang nilalayo ng ebanghelyong ito sa atin na tayo ay matuto na palaging magparaya. Dahil kung di tayo nakakapagsanay na magparaya sa araw-araw na buhay, kailan tayo matuto? What kung ang Diyos na ang kumukuha ng mga bagay sa atin? Dati nananagana tayo, bigla tayong naghihirap ngayon. Di ba napakasakit na mga parang trahedya sa buhay yan? Pero palaging may dahilan ang mga pangyayari sa ating buhay. At matanda lamang ng pananampalataya ng tao ang pwedeng makaunawa at makakita kung ano ang nasa likod ng mga ganapang ito sa ating buhay.